Napag-usapan natin ang patungkol sa mga unique skills nitong si Laplace at kung bakit siya malakas. Siya ay uncrowned Demon Lord kasi hindi siya Demon Lord pero siya ay Demon Lord level. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So, wala kang kwenta itong future vision nitong si Laplace sa ngayon. Kasi ang nakikita niya lang dito ay ang pagpalpak ng kanyang mga atake. So, meaningless rin. Kahit na nakikita niya nga ang future. In the first place, ay hindi kasi gumagana ang falsifier kay Yuki. Naglaban na silang dalawa in the past. And hindi ito gumana dito. Kaya hindi surprising na hanggang ngayon, ay hindi pa rin ito gumagana sa kanya. Pero hindi ito rason para mag-give up itong si Laplace. Kasi hindi pumunta si Laplace sa may dangerous battlefield na ito para sumuko lamang. Aware na siya kung ano yung pinapasok niya simula pa ng una. Tsaka naniniwala itong si Laplace sa mga salita nitong si Yuki Kagurasaka. Sabi ni Laplace, di ba daw ay sinabi nitong si Boss Yuki na magte-take over daw sila sa may buong mundo. Nag-reply naman itong si Yuki dito na ang bonakid naman daw nitong si Laplace kung hanggang ngayon daw naniniwala pa rin siya dun sa may nonsense na yon. Pero sabi ni Laplace, of course daw ay naniniwala pa rin daw siya. Mag-give up lang daw siya dito kapag namatay na daw sila. Kaya habang may buhay daw, merong pag-asa. Pero tinawanan lang ito nitong si Yuki Kagurasaka. At sabi ni Yuki sa kanya, napaka-ridiculous daw nito. Just because clown daw itong si Laplace, hindi daw ibig sabihin nun na dapat lagi itong nagpapatawa. With that condescending remark, nag-close in na itong si Yuki sa kanya. Habang in close combat, itong sila Laplace at Yuki, biglang nag-interfere itong si Kagali. Ini-unleash ni Kagali ang kanyang Golden Destruction Ray gamit ang kanyang Ruin Scepter. Target si Laplace nitong atake na ito. Pero biglang umatake na malakas itong si Yuki. At dahil don, napatalbog si Laplace ng medyo malayo. At hindi siya tinamaan ng atake ni Kagali. Napaisip na lang dito itong si Laplace na tao daw ba talaga itong si Boss Yuki. Bakit daw capable ito ng ganun kalakas na atake? At first glance, parang binubugbog nitong si Yuki si Laplace. Pero kung titingnan natin ng mabuti, itong mga atake ni Yuki ang dahilan kung bakit hindi tinatamaan si Laplace nitong si Kagali. At that moment, bigla itong na-realized nitong si Laplace. Tapos may napansin siya na pattern ng mahihinang vibrations tuwing inibablock niya ang mga atake nitong si Yuki Kagurasaka. Na-realize niya na ito ay way of communication nila dati. Kinamit nila ito kay Clayman. Ang message na ito ay encrypted, kaya walang ibang may kakayanan na makapag-decipher ng message. Ang mga nakakaalam lang kung paano i-decipher ito ang mga pinagkakatiwalaan nitong si Yuki Kagurasaka. In other words, hindi pala under control itong si Yuki sa ngayon. Ngayon pala, nagpapanggap lang siya. Nung ini-decipher ni Laplace ang pinakalas na vibration, ito ang message na kanyang nabasa. Bilisan mo ang pag-decipher, Bonakid. Makipagtulungan ka sa akin. Kanina pa pala itong message na ito na inisesend nitong si Yuki. Pero ngayon niya nga lang ito napansin. Then biglang nagsalita itong si Yuki Kagurasaka. Sabi niya, mas malakas daw siya kay Laplace. Nag-reply naman itong si Laplace dito na editing nan daw nila. Itong usapan na ito, public. Pero ang usapan nila na private, true vibrations nangyayari. Tuwing nagpapalitan sila ng atake, doon nangyayari ang kanilang conversation. After ng atake ni Yuki, nagpanggap na tinamaan itong si Laplace at bumagsak siya sa may sahig. Iniprocess dito ni Laplace ang mga nakuha niyang information kay Yuki Kagurasaka na control pala talaga itong si Yuki. Pero nagawa nitong lumaban sa may domination. Kaya ngayon, malaya na ito. Kaya nag-message sa kanya itong si Laplace in private na ano daw ngayon ang plano nitong si Boss Yuki. Magpapretend daw ba sila na seryoso ang kanilang laban? Tas bigla nilang ire-restrain itong kanilang chairman na si Kagali. Tumango naman dito itong si Yuki. Kaya without hesitation, umaksyon na agad itong si Laplace. Nagpretend siya na atake kay Yuki. Pero ang target niya talaga dito itong si Kagali. At nag-succeed siya dito. Dahil nakapitan niya ngayon itong kanyang target. Tapos bigla itong ginamitan itong si Yuki Kagurasaka ng skill steal niya. Kaya napaluhod itong si Kagali sa lupa. Ini-assist naman ito para makatayo nitong si Laplace. At tinanong niya kung okay lang daw ba ito. Nagulat itong si Kagali dito. Kasi in an instant, biglang nawala ang kanyang Domination King na Melchizedek para siyang naimasmasan. Ini-analyze niya agad ang kanilang situation. Kasi ngayon, hindi na rin siya under ng domination. Kaya ang ginawa niya, binigyan niya
agad ng order itong sila Tyr at Footman. Sinabihan niya na mag-fallback daw itong dalawang to. Maayos na ngayon ang kanilang situation. Kaya pumunta naman tayo kina Leon Cromwell. Kanina pa nito kalaban itong si Sylvia at hirap silang dalawa sa kanilang laban. Itong si Leon nga kasi ay kanyang student at nire-recognize nitong si Sylvia ang kanyang talent. Ngayon ay on par na ang kanilang sword skill level. Moreover, ay meron nga itong si Leon na Purity King Metatron. Active na active itong ultimate skill na ito sa kanila nangyayaring battle. Ang skill na ito ay nag-e-enhance ng attack damage niya. Kaya medyo lugi dito itong si Sylvia. Gamit ang Metatron ay naging capable ng holy attribute itong si Leon. At dahil doon ay freely niyang na-manipulate ang one of the most powerful holy magic na tinatawag na disintegration. Gamit ang kanyang Metatron ay nagagawa niyang palibutan ang kanyang sword ng spirit particles. Kaya ito ay malakas mag-cause ng destruction. Dinidisintegrate nito ang lahat ng madampian nitong kanyang spada. Napakalakas ng combination ito nitong si Leon, ang kanyang lightning speed as a swordman, at absolute power of destruction ng Metatron niya. Pero kahit na ganito siya kalakas, ay hindi niya pa rin basta matalo itong si Sylvia. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.